Alin na Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawin sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pagindapatin mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay mapagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, wala nito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo
na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea. At siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong pagkaahon ni Jesus, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati at isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi, pakisabi, God bless you. At ngayon po, sabay-sabay nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa napakinggan po nating ebanghelyo,
Napakinggan po natin yung kwento ng pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Tanong ko lang po, naaalala niyo po ba yung araw ng binyag ninyo? Hindi. Sineselebrate niyo ba ang araw ng binyag ninyo? Hindi rin. Yun po ang unang assignment ko sa inyo. Tanongin niyo sa mga magulang niyo. Hanapin niyo kung ano yung araw ng inyong binyag. At inyong i-celebrate din, ipagdiwang. Bakit mahalaga ito? Dahil ito yung pasimula ng buhay natin kasama ang poong Jesus Nazareno. Itong sakramentong ito ang nagbubukas ng kalangitan para tayo ay makasama ng Diyos magpasawalang hanggan. Kaya alamin natin at ipagdiwang din. Alam ko maraming mga dates sa buhay natin na ipinagdiriwang natin, mga birthdays, mga anniversary, sa mga mag-asawa, alam nyo po ba yung date ng anniversary ninyo? Alam naman, pag hindi, lagot sa asawa. May dalawang bagay po akong gustong sabihin tungkol sa pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Yung una po, tungkol sa Ilog Jordan. Alam po ninyo, yung Ilog Jordan noon pa mang panahon ni Jesus ay isang ilog na marumi, maputik, marumi at maputik hanggang sa ngayon. Kung pupunta po tayo sa Holy Land at makikita natin yung Jordan River, baka isipin natin ang dumi-dumi naman na ng ilog na ito. Pero sa katotohanan, noong panahon pa lang ng ating Panginoon, marumi na at maputik yung ilog na pinagbibinyagan ni Juan Bautista. Pero kahit sa kabila ng karumihan, pinasok ni Jesus yung Ilog Jordan para magpabinyag kay Juan Bautista. Ano pong sinasabi sa atin ito? Yung ating Panginoong Jesus, handa siyang pasukin yung karumihan ng mundo, yung karumihan ng katauhan natin upang siya yung magdadala ng kalinisan. Hindi siya matatakot marumihan upang tayo ay malinis lamang. Papasukin niya kahit yung isa-isang katauhan natin na marumi dahil gusto niyang maglabas, magpanibago, magdala ng kalinisan sa bawat maruming katauhan ng bawat isa sa atin. At ito po yung unang pinagpapasalamat natin dahil yung Diyos bumababa at pumapasok upang magdala ng kalinisan sa ating mga buhay. At yung ikalawang movement po sa kanyang pagbibinyag, pagkatapos niyang bumaba sa ilog na marumi, siya ay umahon. Ano pong sinasabi at imbitasyon sa atin ito? Sa ating mga buhay po, alam din natin, meron tayong mga karumihan. At katulad ng kilos ni Jesus, iniimbitahan tayo na mula sa karumihan ay umahon tayo. Umahon tayo mula sa ating maruruming gawain upang tanggapin ang biyaya ng Diyos, biyaya ng Kanyang presensya sa ating mga buhay. Kaya napakaganda, sa pasimula ng taong ito, sa unang Sabado ng taong ito, tingnan natin kung ano yung mga karumihan natin sa buhay natin. Yung mga buhay kasalanan na dapat nating pag-ahunan, dapat nating iwanan, upang tayo pag-aahon natin mula sa mga kasalanan na iyon, mula sa mga karumihan na iyon, titingnan tayo ng Diyos katulad ng pagtingin kay Jesus. At anong sasabihin niya? Ito ang minamahal kong mga anak. Kinalulugdan ko sila. Tanungin natin yung ating mga sarili. Kapag nakita ba ako ng aking Panginoon, kalugod-lugod ba ako sa kanyang mga mata? Kilala po natin yung sarili natin. Alam natin yung ating mga karumihan. At yung paraan para tunay tayong makalugdan ng Diyos ay sa paraan ng pag-aahon mula sa buhay kasalanan. Andyan po ang sakramento ng kumpisal. Pumunta po tayo, magpalinis tayo sa ating Panginoon. Naalala ko po, nung ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na magtrabaho, yung mga katrabaho ko po ay napakabait kapag kasama ako. Kasi daw, nagpapari ako. Kaya kapag may nang-aaway sa isang katrabaho, sasabihin nila, Father, oh,
naaway ako. Father, oh, ang kulit-kulit, oh. Ako yung parang nagiging paalala sa kanilang opisina na dapat magpakabuti. Nung panahon na ako ay babalik na sa aking formation sa pagpapari, sabi ng mga katrabaho ko, "Nako, Father, aalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama namin. Nako, Father, aalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama namin." Nung nag-Christmas party kami, bago ko umalis sa kanilang opisina, pinaalala ko po sa kanila na kahit mawala ako sa inyong opisina, dapat pa rin kayong magpakabuti. Kahit mawala ako bilang paalala na dapat kayong magpakabuti, dapat yung bawat isa sa inyo ay isang tunay na paalala na dapat bawat isa sa atin ay magpakabuti. Bakit? Kasi bawat isa sa atin ay tahanan ng Diyos. Nananahan po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nararapat lamang na katulad ng Diyos, tayo ay mabuti. Kung minsan nga lamang talaga, ito po ay nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin na sa ating kalooban, naririto ang ating Panginoon. At kailan nagsisimulang manahan sa atin yung Panginoon? Sa panahon ng binyag. Kaya napakahalaga talaga ng panahon ng binyag. Dito nagsisimulang pumasok yung lahat ng grasyang kailangan natin para makamit yung buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa ating binyag, sinasamahan tayo ni Jesus sa pagbaba sa ating mga kasalanan. At mula sa pagbaba sa kasalanan, iniiaahon tayo para tayo ay maging karapat-dapat na maging mga anak ng Diyos. Huwag po nating kakalimutan iyon para hindi natin makalimutan na maging tapat sa pagiging anak ng Diyos, sa pagiging tapat, sa pagiging mabuti na kapwa. Tingnan po ninyo yung mga inyong mga katabi. Tingnan nyo po, kamukha po ba ng Diyos? Pakisabi sa kanila, anak ka ng Diyos. Yan, anak ka ng Diyos. Ngayon po, ipinapaalala ko na sa panahon ng binyag, hindi na lang tayo nagiging anak ng mga magulang natin. Sa panahon ng binyag, nagiging anak tayo ng ating Diyos Ama. Pangalagaan po natin ito at maging tapat tayo sa pagiging anak ng Diyos. Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na mapagmahal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa binyag ni Jesus sa ilog ng Jordan, ipinaaalala sa atin ang sarili nating binyag, kung saan ginawa tayong mga anak ng Diyos, kaya't natatawag nating Ama ang Diyos. Lumalapit tayo ngayon sa Kanya habang sinasabi natin, Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang bayan ng Diyos naway maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga pamilya at mga pamayanan naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa naway makalaya sa panghihina ng kanilang katawan at pag-iisip. Manalangin tayo.
Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, ginawa kaming mga tagapagmana ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Loobin mo na sa pananalangin namin para sa isa't isa ay manahin namin ang kahariang iyong kung saan ikaw ay nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen tayo, nasa Belen, at doon kay sarap magpawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingit sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mong ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang napiririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. San ako'y nanaginip Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampas sa bukid. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi pa raw, nakahigay isang sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Thank you.
announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 and 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang mga Fiesta Masses sa ganap na ikatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi. Ang Misa Mayor ay sa January 9, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pakiisa po tayo sa gawaing ito. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahin na Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas sa mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, huwag po nating kakalimutan na sa panahon ng binyag, tayo ay nagiging tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya nawa, yung ating buhay magpakita ng buhay ng ating poong Jesus Nazareno. Banal, malinis, at mapagmahal. Banal, malinis, at mapagmahal. Upang tunay nating maipakita siya sa mundong nais siyang makita. At para tunay nating matanggap ang regalo niya na buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.